Diretsang tanong, Senator Pacquiao. Ano bang naging reaksyon niyo nitong mga huling buwan na para kayong itinapon, itinaptwa ng partido ninyong PDP Laban? Kung pagbabasihan mo ang data, yung mga members natin na totoong members ng PDP, majority ng members ng PDP ay nasa akin. Ang PDP Laban po ay may mga members po doon sa from grassroots level po. Yung mga simpleng mamamayan. Senator, kailan ba nag-umpisa yung girean ninyo? May mga talagang tao dyan na gustong gamitin yung partido para magkaroon sila ng power at may-appoint ng position. May bargaining nila yung partido, which is pangit yan. Ano binapahiwatig nyo, Senator? Yung tao na gustong magsamantala yung si Secretary Cose, dahil gusto niyang magkaroon ng position. Actually, gusto pa niyang maging Executive Secretary o maging Presidente si Sara. Pero ang kalaban nyo rito, hindi si Secretary Cusi, kung tutuusin ang pinakakalaban ninyo, si President Duterte mismo, no? Because President Duterte has given his backing to Secretary Cusi. Naman ako, darating sa ganito? Talaga nagalit ang Pangulo sa akin na ibinulgar ko yung korupsyon. Unang-una, ang sinasabi niya sa akin, bakit ngayon lang daw ako nagsasalita? Bakit hindi pa noon? Sabi ko, for their information, pagkaupo ko ng senador, ang una kong inimbestigahan ay 8 billion anomaly yung sa road right of way. Nag-file ako ng abolition sa road board dahil alam ko ang road board, gatasan lang ginawang milking cow ng mga politiko. After the road board, yun na may mga lumapit sa akin na nagbigay ng information, hindi ko na-attack yung administration, hindi ko na-attack yung si Presidente, kundi binubulgar ko yung korupsyon sa ating bansa. Pero sir, sa totoo lang, hindi namin masyadong natatandaan na very strongly against corruption kayo in government. Hindi naman po kasi ako na katulad ng mga ibang mga tao dyan na pag may ginawa ka, talagang nakabalanda. Hindi naman ako kumukha ng iba na makipag-compromise ako o maging trapo ako ng politiko. Hindi. Kasi yun nga ang sinasabi ngayon ng maraming tao na wala naman kami narinig kay Senator Pacquiao laban kay President Duterte, pero ngayon parang nilalabanan mo. So parang yun na nga. Bakit ngayon lang? Alam niyo, sa totoo lang, hindi mo naman pwedeng 1 year, 2 years pa lang humahusga ka na kaagad sa tao. Bigyan natin time. Siguro naman, yung time na yun na binigay natin, enough na. We have to evaluate. Pero yung nangyayari ngayon, sir, halimbawa yung handling niya ng pandemic, happy pa kayo doon? Alam mo, sa totoo lang, yung paghandling ng pandemya na ito, ang laki ng pera na nagastos na natin, ang alasan na yung pera, nasaan yung pera na budget na inilaan dyan? Hiling ko lang sa ating Pangulo, huwag niyo po sanang itolerate yung mga tao niya na gumagawa ng anomalya. Ang nangyayari dito ngayon, kasi si Presidente, defensive masyado doon sa mga tao niya, sa mga in-appoint niya. Kung may mga ebidensya na, paano-anong gagawin yun? So, Senator Derechang, tanong na, tatakbo ba kayo as President? Tatlo po kasi yung pwede maging decision ko pag ako nag-announce. Pwedeng tumakbo ako ng Pangulo, pwede akong tumakbo ng Senador, or magre-retiro na ako sa politika. What about boxing? Kasama po din po yan kung patuloy o hindi na. Anong maibibigay ng isang President Manny Pacquiao? We should have a concrete long-term plan for our country. Ang plano pang bansa is 15, 20 years, 30 years, 50 years. Mayroon kasi akong ginawang 22 rounds sa priority agenda of the country. Pero saan kukuha ng pondo dyan? Mayayaman ang bansa natin. Ang problema lang talaga, halos karamihan ng mga namumuno, puro mga kawatan. Pangarap ko dyan, yung mga kawatan dyan sa gobyerno, makita sa kulungan, magsama-sama sila. Pinaghirapan ko. Kumikita ako. Proud ako niyan. Pag kumakain ako, itong pinakain ko, pinaghirapan ko dugo at pawis ng puhunan ko.
Hindi ko kayang kainin na itong kinakain ko, ninanakaw ko sa gobyerno, kininanakaw ko at pinapakain ko sa mga anak ko. Hindi ko kayang gawin yun.